So good morning guys. So magandang araw sa inyong lahat. So welcome back ulit sa ating YouTube channel, ang Mechanic Duty. So for today videos is gagawa tayo ng isang unit na naman. So ang gagawin natin dito is magpapalit tayo ng lining. Okay, sa likod na lang siguro. So yan guys, tatanggalin muna natin yung gulong tapos papalit tayo ng brake lining. So let's go. Shoutout sa ating kasama, si Donald Felipe, yung ating tireman. Naglalagay siya ng jack. My hands steady, I feel ready, sa sulok. Reminders lang sa mga nagtatanggal ng gulong. First of all is luwagan muna natin yung ating nut bago itaas yung ating gulong, bago jackan. So bago naman i-pull out yung gulong, kailangan may jack sa ilalim at maganda yung sulok. Siyempre kailangan din naman ikalso sa harap. Before I'm over the climb and moving under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stop it. It's time to live my life, it's time to live your life. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Kapalitan natin yun guys. So yan po, meron po siyang 6 holes every, yan may 6 holes. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the profit, I'm toxic. Bitten logic, make a profit. Honest, then I stuck it. Never cautious, drop it. I'm the hardest. Like a student though, working on a movement, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know. So ayan yun guys, ikinabit ko na yung one, yung brake shoe with lining na bago na. Ayan po. At nalagyan ko na rin ng, naripak ko na rin yung ating bearing. So next step natin gagawin is ilalagay natin itong hub. Ayan po. Nilinis ko na rin siya sa loob. Ilalagay natin siya. At pagkatapos is ibalik natin yung plate sa likod. Yun sa dulo na yun. Then balik natin axle. Saka adjust natin yung preno. So let's start. Okay guys, so ikinabit ko na yung hub. Then kinabit ko na rin yung bolt nya rito. Ito yun. Yung axle gear nilagyan ko na ng silicone. So guys, yung technique ko dito sa paglalagay ng silicone is medyo pinapatuyo-tuyo ko muna siya ng konti kasi basawa, para mas effective siya. Yan yung technique ko, para pagkalapat konti na lang yung ibabanat niya, okay na siya, hindi yung basang-basa sa tapos inilagay mo kagad
Parang kuan, maubos lang yung kanya. Maubos lang, hanggang manipis na manipis lang siya. Maubos lang. Hindi tulad nung medyo tuyo-tuyo na siya, hindi na siya makakuan. Kunti na lang yung itatakbo niya. So, ikubit natin itong axle. Then, i-adjust natin yung preno. So, ingat-ingat lang guys sa paglalagay ng axle. Kasi minsan, ako rin kasi dati, nadali ako. Gawa ng pagpasok ko. Hindi ko natanggal yung aking kamay. So, naipit yung daliri. So, be careful guys. Okay, nakabit ko na yung kwan. Na-adjust ko na yung preno, yung back plate sa likod. Is, nakabit ko na rin. So, next step guys is, nalagay natin yung axle gear. Axle. Welcome guys sa channel ko, sa YouTube channel ko, ang Mechanic Duty. If you, kung bago ka sa channel ko, is don't forget to subscribe. Share mo na rin kung gusto mo ang video ito, is share mo na rin. Then like. At maraming salamat sa pagsuporta. Sa mga sulit, sa mga sulit kong mga subscriber dyan, so sa shout out sa inyo, shout out, at especially sa channel ni Tonton TV, yung Tonton TV, shout out sa inyo Brad, keep good work, keep vlogging, Banayad Lifestyle, so shout out. Nga pala guys, ang kind, ang uri ng brake nito guys is hindi siya fluid, hindi rin siya cable type, hindi siya fluid type, is kung ito guys, air brake, so hangin yung nagpipreno dito, hangin yung nagtatrabaho sa preno, air brake. Meron siyang compressor kung saan is ini-stack niya yung hangin doon, at yun yung sinusupply niya sa pag-apply ng preno. So ayan guys, binabalik na nga yung gulong ng ating tireman, at okay na po yan. So thank you sa mga nag-stay sa video ito, sana nakatulong sa inyo.
So, thank you guys.